Buti mapaps, ngayong araw nandito tayo sa Macau. This is a full of treasure ng laman loob ng bakam. Pare, this will be a one short day food trip. Gusto ko muna tikman yung karne mismo. Samahan niyo akong mamasyal sa Las Vegas ng Asia. At syempre pare, maghahanap tayo masarap na pagkain. Bibigyan lang ako ng pagkain dito sa Macau. Pero binihintay natin, tara! Pops, it's a good morning dito sa Hong Kong, dito sa ferry terminal nila. So it's around 7:10 a.m. 7:30 yung alis ng turbojet. It's one of the fastest way para makapunta ng Hong Kong. Actually, pwede ka rin mag-bus. So ang ginastos ko one way is around 1,100 plus. So abutin ata ng 1 hour yung biyahe. Anyway, sobrang aga pa at medyo tahimik at ako lang maingay ngayon. Balita ko yung pag-alis na kami. Hello. Ni hao. Right now, we are leaving Hong Kong at actually, Pops, ganda. Very relaxing and comforting upuan nila. Para kang naka-lazy boy. Yeah, I think this will be a one-hour ride papuntang Macau. But medyo cloudy morning ngayon. Anyways, Pops, try ko muna kumidlip dahil wala akong tulog. Tara! Pare, nakasakay na ako sa free shuttle at tingnan natin kung ano-anong mga street food o pagkain ang mahanap natin dito sa Macau. Tara! Touchdown pare, nandito tayo sa Venetian. Ang ganda. Actually, para kang sa Europe yung dating. Medyo may mix ng London at Portugal yung vibes ng area na to. Malaki ang influence ng Portugal dito dahil nasakop dati ng mga Portuguese itong Macau. Kaya naman di mapagkakaila yung resemblance ng buong city, yung mga infrastructures, yung kultura, yung pagkain. Binabansagan itong Las Vegas of Asia dahil sobrang daming casino dito, Pops. Anyway, di tayo magsusugal, pero magsusugal tayo ng pagkain. Pare, let's go! Natin, may nadaanan lang isang local na restaurant. Actually, parang medyo karinderya yung dating niya. Medyo ulit yung panahon. Makulimlim mukhang ulan ng malakas. Eh, menu, order na tayo. Pops, ito yung unang pagkain natin. Meron tayo ditong siomai na may parang rice cake. And then, binuhusan ko na yung sweet soy sauce, chili sauce, tsaka parang peanut sauce. Kikita mo, this is a colorful plate with the peanut sauce, the chili sauce, and the sweet soy sauce. So, gusto ko simulan sa kanilang rice cake. Cheers! Nice combination. You have the chewy rice cake. And then yung chili natin mga asim-asim. Tamang anghang lang din. You have the peanut sauce, the sweet soy sauce. And then kuha tayo, tikim tayo siomai. Masarap ng siomai, medyo mainit pa, sobrang meaty. Ito yung magandang breakfast kasi bubuhayin ito yung dugo mo kasi medyo ma-spicy siya. Tapos bubuhayin din yung dila mo kasi sobrang daming flavors. Pwede ko, kuha ko ng rice cake tsaka siomai sa isang kagat. And then sabayin mo ng kanilang Hong Kong iced tea. Next natin, Pops, look at this. This is a pork chop sandwich. So I think this is like a Portuguese influence na. Makikita mo sa thin slab of pork and then para siyang baguette na hindi ko maintindihan. Gusto ko muna tikman yung karne mismo. May marination na siya. Pwede mo siyang mahambing sa Pinoy style ano yung fried pork chop. Mabawang siya, maalat-alat, manamis-namis. Yung bun natin toasted, may lutong na ng konti, mainit-init pa. Simple lang ang atake, pero masarap. I-dip yung pork chop sandwich natin sa sauce ng siomai tsaka ng rice cake. Ayan. Parang si Arden tsaka si Yaya Dab, bagay na bagay. Lakas pa ng ulan sa labas, so bumalik ako sa loob. Pops ah, kung mapapadaan kayo dito sa Old Taipa Road dito sa Macau, sa must try na dumaan dito sa Cafe Taipa. Sobrang bait ng owner. Actually, na-offeran pa ako ng payong. Higit sa lahat, he speaks English well. Anyways, hindi pa ako nagkakape.
nice, magatas. Wala siyang ano yun, wala siyang ganong like fruity flavor na, kulang medyo nanghihimbabaw yung gatas. Sana tumigil na yung ulan para makapaglakad lahat tayo. Thank you. Merong Lord's Toe Bakery doon. Feel ko yun yung OG Lord's Toe Bakery na meron sa Binondo. Medyo mahaba yung pila, kaya pinili ko na lang dito sa isang store na nagbebenta rin ng egg tart. Anyways, this is a Portuguese. This is the Portuguese Macau egg tart. Pansin ko lang mas flaky na malutong yung pinaka outer layer niya. And then yung loob, oozing, creamy, parang cheese na yung texture eh. One day lang ako pero inabutan pa ako ng ulan. May pa-fritis, kuha tayo. And so may Chinese jerky tayo dito. Nakilibre na lang tayo, medyo mahal sa Macau. Sobrang peppery. Mapaminta talaga siya. And then, parang siyang jerky na chewy, hindi malutong. And alam mo, mahambing mo siya, it's like tocino. So, Pops, nandito tayo sa Senado Square. Alam mo, pagdapo ko pa lang dito, parang lang ako pagdapo, pagdating ko pa lang dito, feel ko talaga parang nasa Europe. This is a nice cultural infrastructure. And pare, sobrang daming turista ngayon. Anyway, naghahanap ako ng last food trip ngayong araw, Pops. Pops, kaliwat kanan dito yung Beef Oval. So, actually, sikat dito sa Hong Kong. Pero, nakakatakaw kasi parang siyang lava na nagbabubble siya. And this looks nice. So, may iba't ibang laman loob. And Pops, umorder na ako ng lunch natin. So Pops, ito na yung ating amazing beef opal soup. Ayaw na pagbayarin. Look at this, this is a full of treasure ng laman loob ng baka. May balat, tuwalya, may tumbong, and then may additional fish balls yan. Pansin ko hydrated siya sa soup. Tapos inlagyan din siya ng parang extra chili oil. Di ko alam anong unang titikman. Anyways, gusto kong tikman tong fish ball natin. Cheers! Bango niya sa bibig. Like a curry-like, spicy-like. Tapos ang aromatic niya. Ito, tikim tayo. Di ko alam kung balat ba to or what. Sobrang chewy. Ang lambot. Alam mo, pansin ko lang dito. Yung mismong sabaw yung nagpapalasa talaga. Oh, look at this. Ito. Tumbong ata to. Tikman natin. Ang fatty. Sobrang fatty. Just an amazing, comforting street food dito sa Macau. Actually, very rampant dito sa Hong Kong. Pero itong Fei Fei beef, since 1970 pa, tuwalya. Thank you so much, Fei Fei. Fei Fei beef. Thank you. Oh, sorry. Okay. Bibigyan lang ako ng pagkain dito sa Macau. Coffee. Do you like coffee or milk? Do you like coffee or milk? You can take one. You can take both. Because before Macau, they don't have coffee beans, right? Yep. And then Macau is also a colonized, Portugal colonized Macau. Yeah, Portugal, and then they brought in the coffee, and then they don't have enough their own equipment to cook coffee, to roast the coffee. And then so they started to use it our Chinese okay. Product. Yalo. Brother, thank you so much. All good. Thank you. Anyways, pare, ito yung Macau Portuguese coffee. Ang babait ito. Linibre pa ako. Wow. Parang siyang nasa gitna ng matapang na may konting fruity acidity na. Ang sarap. Tamis lang din talaga. Parang caramel. Sir, thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Cheers. Pare, kung gusto yung bisitahin, Fei Fei beef, tsaka low-end kayo magkatabi lang yan. Matatagal na sila nag-business nito, pinipilahan din sila.
Pops, we have this Macau style bubble waffle. So matcha pinili ko. So man, di nakakaalam. Favorite ko ang matcha. Kaya sa man nagsasabing lasang lupa yung matcha, pare, I mean, opinion nyo yan. Pero favorite ko yung matcha. Anyways, Pops. Parang mga 4 seconds bago ko nalasan yung matcha. Sobrang lutong. In terms of matcha flavor, yup, nandun. Medyo creamy din siya. Ibang klase talaga yung ganun klaseng waffle. Bago dyan, nagtatapos ating short food trip dito sa bansa ng Macau. Masasabi ko lang, maganda. Para ka na sa Europa sa same time na sa Hong Kong or China ka pa din. In terms of food, medyo may kamahalan lang din. Pero ang mabait ng mga tao dito. At nagigets ko na bakit ito tinatawag na Las Vegas ng Asia. Maraming salamat sa panonood. Ako si Pops Chewy dito sa Macau. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and good bye 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 bang.